Hello mga kabayan! Hello mga filos! Kamusta naman kayo? Sana okay kayong lahat. Ako nga pala si Micah and then kasama ko ngayon si Marlon. So mga full-time registered nurses kami and then syempre part-time vloggers na rin. Nakatira kami dito sa Canberra, Australia. So for today's vlog, kukunin muna namin yung tinakeaway naming pagkain sa Korean restaurant na favorite namin. And then after that, magmukbang tayo and then pag-usapan natin yung cost of living dito sa Australia para makatulong tayo sa ating mga kababayan na nagbabalak pumunta dito. So, ayan, stay tuned guys and then magkwentuhan tayo after. See you! Open sila. Ngayon lang tayo nakagala. Guys, pwede kayong mag-ano niya, no? Renta. Pabayaran niya lang. Guys, nakuha na namin yung food. Tara. Ano sa loob? Uy! Springtime na kasi dito. Ayan guys, nakuha na namin yung aming in-order. So, magkano nga ba yung total ng ginastos natin? Medyo mahal to kasi para sa mukbang, medyo marami tayong in-order. So, on total niya ay total of $89. Medyo mahal. Babaunin na ni Marlon yung mga matitira bukas sa work niya. Saka may matitira pa dyan pang lunch namin tomorrow. So, umpisa na natin. I-share na namin sa inyo yung cost, monthly expenses namin na binabayaran dito sa Canberra, Australia. To begin with, let's start with rent ng bahay. So, ang binabayaran namin is $800 per month. So, $400 each kami ni Micah. Ate kami sa rent. Kung gusto nyo makita yung iba't ibang presyo ng mga renta sa bahay dito, sa accommodation, pumunta lang kayo sa allhomes.com.au. That's so, what sort. Ayan, ayan mga kababayan, puntahan nyo lang yung rent and then lalabas na yung mga iba't ibang accommodation. Kung gusto nyo ng 2 bedrooms, 3 bedrooms, or 4 bedrooms. So, pwede nyo rin piliin yung iba't ibang suburb dito. For example, sa Belconnen, ayan. Lalabas siya yung mga bahay na pwede nyo rentahan, tsaka kung magkano, nandyan lahat, kung ilang toilet. So dahil nagsisimula pa lang kami, talagang malaking bagay yung meron kang housemates para makatipid ka, lalo na sa renta dito, medyo may kamahalan. So shout out nga pala sa lahat ng mga naging housemates natin, si Bibs, Stu, Arian, si Kim, si Monica, si Van, si Jamie, and kay Real and Adrian. Hello! Hello! So ngayon, nakatira pa rin kami sa shared house. So yung kasama naman namin ay ang workmate ni Marlon, si Vlogger Dong and then si China. Mag-visit na rin kayo sa YouTube ni Vlogger Dong. So ang next na monthly bill natin is kuryente or electricity. So ang binabayaran natin, average lang to, mga around $150 per month. Kasi dito, binibigay yung bill namin every 3 months. So, depende yon. Kasi minsan, pag winter, medyo mas mataas ang kuryente kasi kailangan mong gumamit ng heater. Pag summer naman, mataas din kasi kailangan mong gumamit ng aircon. So, depende rin siya sa season. May iba-iba rin. Kaya nag-range siya ng mga $200 to $400 siguro, no? Every 4 months. Every 3 months. Guys, ayan, nakabalik na tayo sa bahay. So, yung sinasabi ko nga kanina, merong mga peak time, off time, may peak time, shoulder time, ano pa yung isa? Off peak. Ano ba yan? Hindi ko alam. Basta iba't iba yung presyo ng kuryente dito. Pinakatipid siya tuwing madaling araw. Parang kalahati yung tinipid niya. Pinakamahal siya pag 7 a.m. till 9 a.m. So, kadalasan, maganda maglaba at mag-heater ng gabi.
food natin, tinatawag siyang black bean sauce noodles or zabageni. Yan. Magkano siya? So, ito, 2 servings, so $34. Okay, next. So, ang next naman is the most famous snow cheese chicken. Paborito namin ni Marlon yan. Favorite din to. Ito naman is $21. Then, next. Pinaka-favorite. Ang rice and rice cake and fish cake with spicy sauce. $17.5. So, next na monthly bill naman natin is yung gas. So, tulad sa kuryente, every 3 months din sila papadala ng bill. So, dito yung gas nila, parang meron silang pipeline. So, wala kaming mga tanke ng shilling dun sa mga gas stove. So, automatic meron na siya talaga. And then, ginagamit din minsan yung gas sa water heating system para sa mga shower. Depende sa mga bahay. Sa mga bagong bahay, wala na silang mga gas. More on all electric na sila. So, ang gastos namin doon, mga approximately $80 per month. So, ayun na nga, electricity, tapos gas. So, sa tubig, hindi tayo nagbabayad ng tubig, no? Hindi kami sinisingil ng tubig. So, okay tayo. So, next na monthly na bayarin namin ay ang aming internet connection fee. Dito, maraming mga providers like iiNet, Dodo, TPG, Vodafone, tsaka Tesla. Telstra. So, ang binabayaran namin average is $80 per month. So, hinahati namin yun sa apat kasi nga meron din kaming housemate, malaking tipid, tsaka malaki talaga yung masasave mo pag meron kang kasama sa bahay. So, in short, $20 each per month. Nandiyan na kayo, mga kababayan, medyo gutom tayo. So, next na monthly bill natin is yung mobile network. So, ang gamit namin ngayon is Vodafone. Ang binabayaran ko is $35. Si Mike is $44. So, para siyang SIM-only plan. So, hindi kasama mismo yung phone kung bibili ka sa nila, separate pa yon. Pero sa ngayon, parang kung hanggang gumagana pa yung phone mo, no? Okay pa, no? At the moment, hindi pa kami nag-change ng phone since... Since punta natin dito, hindi pa tayo nag-change ng phone. Anong phone ba to? Pakita natin yung mga phone natin. Why? So, medyo may kamahalan din ang babayaran natin kung meron tayong kotse dito sa Australia. So, kapag meron kang kotse, may babayaran kang service fee, registration, tsaka car insurance. So, Marlon, magkano nga ba yung ating service fee na binabayaran sa kotse? So, pinapaservice ko yung car every 6 months. So, most likely 10,000 kilometers na yun. Nag-aalat ako ng $100 per month para sa car service. Yan. Magkano ba ang car service? Ang car service kasi it varies. Depende kung anong schedule na ng car mo. Eh, di ba dati bumili ka ng mga pang-change oil mo? Yes. Nag-DIY ako dati. Siya dati nag-change oil ng mga kotse namin para makatipid nga. Kaso nga lang, nasira yung kotse namin. Next naman naming bayarin sa... Related pa rin siya sa car ay yung aming registration fee. So, magkano nga ba yung binabayaran natin sa registration fee, Marlon? So, registration fee naman, may choices ka. It's either... Pwede mo siyang bayaran every 3 months, 6 months, or 1 year.
So ako, ang binabayaran ko lang is every 3 months. So every 3 months ako nagre-renew ng car registration namin. So around $240. So nasa $80 per month siya. Depende ata siya sa type ng sasakyan. Kasi sa akin yung sedan, so nasa $240 lang siya. Siguro kung SUV, hindi ko sure. Mas mahal na. Baka mas mahal siya. Yung next na kailangan sa kotse ay yung car insurance. So talagang kailangan mo ng car insurance dito kasi... Diba, pag paano ko nakadisgrasya ka ng Mercedes-Benz or Audi, no? Lagot-lagot yung savings mo nun. So kami, ang binabayaran namin sa car insurance per month ay mga nasa $80. Saan yun? Budget, Eric? Alliance. Oh. Alliance ba na naman? Marami ring iba't ibang car insurance dito, like yung NRMA, Budget Direct, Alliance, maraming deals na pwede niyong pagpilian. Meron yung Newy, no? Newy. Lalong-lalo na nung nagka-hailstorm dito, no? Malaking bagay talaga yung insurance. Kasi, yun na, minsan may hailstorm, ganyan. So, ang next na... Shoutout ka muna. Huh? Shoutout ka muna. So, bago tayo mag-proceed, shoutout muna tayo. Shoutout sa friend namin na nasa US, si Vince. O sa wife niyang si Gladys, siya yung baby nilang si Belle. Belle, hello! Ingat kayo dyan! Ingat kayo dyan! Thank you, Gladys! Sa palaging panonood. Tsaka nagpapa-shoutout din si Real. Hello, Real! Hello! Sa nanonood, Real, Adrian, and ang team Combs, si Monica, Vance, JV, Hendrix. Yun, kompleto. Yun. See you soon, guys! Balag na tayo sa pinag-uusapan natin, mga kababayan. So next natin is yung petrol or gas. Gas ng sasakyan. So magkano yung monthly natin estimate? So ini-estimate ko kasi siya around 20 to 30 per week. So sabi na lang $20 per week. O talaga, 20 lang ba? Kasi wala time siya na pinupuntan niya yun. Tsaka malapit lang tayo sa trabaho. 7 minutes away. Sabi na lang 30. 30 per week. Oh. Nagkasundo na kami, 30 per week pala. 30 per week. So, $120. So, $120 per month ang binabayaran natin sa petrol. Petrol pala yung tawag nila dito, no? Dati gas, no? Gasoline station. Dito, petrol station. Diba? Napakadami mong gastusin pag meron kang kotse. So, imagine na lang kung tatlo yung kotse mo or apat. E di, apat na registration yung binabayaran. Mayaman ka na nun kasi may tatlo, apat ka. Mayaman ka rin. Kayang-kayang. Right. Wala kami private health insurance, so naka-depende lang kami sa public system dito, public healthcare system, which is okay naman kasi. Ayan, malapit na tayo matapos. So, sa groceries naman, sigurang average na binabayaran namin or gastos namin ay mga nasa $150 per week, no? So, times 4. 600. Times 4, so mga 600 per month siya. So, tinatry ko siyang pababain hanggang mga 100, pero hindi talaga kaya. Talagang 150 talaga, or minsan sobra pa. So, since pagkain naman yon, so wag natin tipidin yung sarili natin sa pagkain, no? Minsan tatalihin namin kayo mag-grocery para makita niyo yung mga bilihin dito, tsaka yung mga kung magkano yung presyo. So, ayun mga kababayan, yun na yung mga fix na binabayaran natin per month. So, syempre, wala pa dun yung mga add to cart mo, yung mga paglabas-labas natin, yung mga or takeaway na ganito. And, syempre, pag nagkayayaan yung mga magkakaibigan, lumabas, mag-outing, mahilig din kami magpunta sa coast, no? Wala pa yun dun, syempre. Plus pa yan, no? Depende na sa personality ng tao yan. Tapos guys, alam nyo ba, mga kababayan, ang mamahal ng bilihin. So, ay, ginger. Sabihin natin yung mga pinakamahal tsaka pinakamura, no? Yung pinakamahal na nagugulat talaga ako, yung ginger per kilo niya. Alam nyo kung magkano? Alam mo kung magkano? Magkano? $27. Hindi, $45. Per kilo, ah. Per kilo. $25 per kilo? $45. Gosh, ang mahal. Tingnan mo, my gosh. Parang sinasabi mo. 45 per kilo ang ginger. So, grabe, ang mahal ng tinola. Biruin mo, kakarampot lang. Eh, magkano yung babayaran mo? Kaya bumibili na lang ako nung nasa Garapon. Mahal din dito ang rice. $16 per 5 kilograms. 5 kilos ang rice. Jasmine rice yun.
So, normally bumibili kami ng mga rice kapag naka-half the price. Mm. Pag naka-sale siya. Kaya lang aabangan mo yung sale. Nung umuwi ako ng Philippines 2019, medyo nagulat na rin ako sa bilihin. Talaga, ang laki na ng minahal na. Buti na lang, mahal kita. Ah. Kimi no toriko ni natte shimae wa kitto kono na. So may mga mura din namang bilihin dito. Baka akala naman nila sobrang mahal na. So ang pinakamurang bilihin dito talaga ay ang malaan nyo. Malaan mo? Gatas. Nakalam ko na eh. Sinabi ko sa'yo kanina eh. So mura ang gatas dito. Imagine nyo ang gatas dito ay may $99 na. $0.99 to $1.50. So, ang total monthly expenses namin ay ilalabas naman yung dito. Kukumpitin muna namin. Yan. So, yan ang aming binabayaran every month. Plus pa yan ah. Kasi syempre, yun nga, marami tayong mga ibang gastusin. So, medyo nabubusog na kami. Halfway na kami. Abangan nyo sa next vlog ang pros and cons in living in Australia, no? And then, siguro that's it for tonight. Kung nag-enjoy kayo for our vlog, please do consider subscribing to our channel. Stay safe everyone, and we'll see you soon on our next vlog. Sana nakatulong kami sa inyo mga kababayan na ma-share namin yung mga experiences sa mga nagbabalak pumunta dito. See you soon! Bye-bye!